mga kabamaw, papahangin-hangin muna kami sa labas. Papasyal ulit kami sa Berry Barn dahil ngayon, summertime na, maganda sa Berry Barn. Ngayon makikita nyo kung gaano kaganda yung Berry Barn. Sobrang daming halaman at the same time, berry picking na rin. So papakita natin, ikutin natin yung, ano, yung Berry Barn mamaya. Araw, di ka pa tapos. Lawak eh.
Welcome to Berry Barn. Yan, dito na kami. Pasok muna kami para magpa-reserve ng ano, ng maupuan. Ayun, ang mama naka-order na kami. Nag-order kami ng dalawang burger. May puting yung sa akin, tapos kay Bless, kay salad. Yung sa kanya, love sandwich na may toast salad na. Tapos katong berry vinaigrette, tapos dalawang cheesecake. So sa cheesecake, pupunta tayo dito sa ano. Ano kung yun, yan sa topping. Talagyan ng topping yung mga cheesecake, mama. So bago yan, hello. What's up? So kung ka, mama. What's up, miss? Hello. Eto cream cheese. Wala, maama mo ito yung cheesecake. Mahilig ako sa cheesecake pero hindi ko pinapalagyan ng toppings. Actually, maama mo, dito tayo nagtatrabaho dati na kwento kay Mrs. Pag yung umahataw na kami, hindi pa ako na nakakapag-break. Dumadampot ako nito doon sa loob ng ano, kalahati, sinasalpa ko sa bibig ko para maibsan ko yung gutom ko. Lalo pag busy dito, pag summer time, talagang dire-diretso yung tao ng mga time na parang 5 years ago. Unlimited talaga yung pasok ng tao. Saka mabilis ang pacing ng ano dito, ng ship na pagkakain ng iba, hindi na sila tumatambay talaga sa kadalasan. Pagkakain, like 1 hour na ang pinakamatagal na mapo nila sa lamesa, tatawin na sila, mamamasyal na sila sa labas. Ngayon, may enjoy nyo ngayon mga kamamo yung nasa labas dahil napakaganda ng paligid mga kamamo. Pagkakain namin, lalabas kami nila misis at isishare ko sa inyo kung gaano kaganda ang Berry Barn pag summertime. Mga kamamo, lakad-lakad na. Medyo bibilisan lang natin ng konti, mainit. Yan ang Berry Barn. Ang ganda mga kamamo, pag summer time, no? Grabe, ang ganda ng mga halaman. Saka yung mga puno talaga. Yan. Nakausap din natin yung mga tropa natin sa ano, sa Berry Barn Boys. Ayun na. Medyo taimik ngayon, mamaya ataw yung mga bandang alas 5 ng hapon, yung mga supper time. So ngayon, mapayapa ang paligid. Ngayon kasama ko si Baby Jacob eh. Panating konti at mainitan. Grabe, ang ganda ng paligid oh. Tingnan nyo naman. Trabaho si kamamaw ng 8 years dito. Kaya dati kami nagkalalay dyan, magdilig ng halaman, magtanim, magbungkal ng lupa, magkalaykay ng mga dahon dyan sa paligid. Ayun mga kamamaw, yan Saskatoon berries yan. Saskatoon berries. Yan. Tinain o. May mga ano. May mga bunga na oh, mga kamamo. Actually, ano na, nagpa-pick na sila nung nakaraan. Sinosort na nila ngayon yan. Yung mga natira ngayon, ano na lang yan. Yung mga kumbagay, hindi na nila pipikin yan. Anong kahabay, nang ganda sa dulo. Hindi na nila pipikin yan. Or kung sakaling may mahihinog pa, kasi sabi sa akin na rin kanina kausap ko, last day na doon ang sorting, bukas. Kaya pati yung anak niya nagkaroon ng summer job dito. Medyo malayo kasi kung si Bless ang dadali natin dito, paano yung ano, yung biyahe ni Bless.
Hindi katulad na rin kasi sinasabay niya sa schedule niya sa pasok niya sa trabaho. Grabe, ganda ng Berry Barn mga kam. Isa sa mga tourist spot yan dito sa Saskatoon. Yan siya kaganda pag summer time mga kamamo. Ayan, may go-kart pa sila. Ito medyo malilim dito eh. Ano pala yung dalawa, lalakad. Pasyal-pasyala natin si Jacob. May inita ng bata. Grabe, naalala ko lang dati, parang 10 years ago. Yan, kinakalaykay namin lahat yung mga kamamaw. Sobrang hirap talaga. Siguro mga kamamaw, honestly, yung pinapagawa nila sa amin 10 years ago, pag pinagawa niya sa akin ngayon, hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng katawan natin mga kamamaw. Yung ganong klaseng pagod. Ibang pagkatapos mo sa labas, magkalay kayo ng mga lupa-lupa dyan. Tapos paghataw na sa Berry Barn, sa server na tayo, papasok tayo sa loob. Pawis na pawis kami nun mga kamamaw. Wala nang hilahira mo, sugas na lang ng kamay. Yung paa mo, putik-putik pa, nagsiserve ka. Ganun mga kamamaw, ganun. Ganun ang sistema namin dati. Ano? Ano to, ibon? Ay, may ibon nagpapahinga mga kamamaw. Kala ko nga manok eh. Ayun o. Parang naiinitan siya. Parang naiinitan na kamanga. Kulit eh. Nakangama kamama, siguro nauuhaw siya. Or nagaano siya ng hininga. Kulit eh. Eh meron dito sa Berry Berry Patch na yun mga kamamaw. Kadalasan dyan ginaganap yung mga kasal. Mga wedding yan, ano, reception yan eh. Yan. Minsan pag ano, pag yung patapos na yung season ng Berry Barn at pa winter time na, minsan nagbo-bonfire kami dyan. Barbecue, barbecue kami. Juan. Juan, ayun na, nagising na. Yan, minsan nagbabarbecue, barbecue kami doon. Parang pasasalamat din ng boss natin, si Natalie, na kumbaga ba yung sa taon na lumipas, yung sa pasasalamat niya sa servisyo, sa lahat-lahat. Mga-mama. So, punta tayo sa Berry Patch. Yan. Yung mga reception ng ano, mga kasal dati. Pag magpapabuka. Kaso isipin mo, ang init mga kamamo, natitiis ng mga Canadian na naka coat and tie sila, tapos gantong kainit. Ito nga lang, naka t-shirt ako, pawis na pawis na ako. Tapos ando pa sila sa loob ng tent. Ganoon ang ano nila. So, come on, let's go. Let's go. Nandito mga mamo, diyan kami nagbo-bonfire. Ano yan, bonfire? Diyan kami natambay. Tsaka ito mga mamo, yung maliit pa lang ito. Ano yan, tag ito. May story yan sa akin eh. Ako naglinis ng buong loob niyan, mga kamamo. Kasi minsan, pag may catering dito sa outside catering, doon kami nagsiset up ng mga pagkain, ng mga drinks. Ako yung dating nagiging server dyan dati. Wow. Pinisis ko yan. Pinisis ko talaga yan. Yung lugar natin ito. Pinisis ko yan talaga, mga kamamo. Talagang linis-linis. Tapos yun dati, yung puno, hindi pa napuputol. Ngayon, pinutol na nila eh. Tambahin sana yun, oh. Yung mga upuan, oh. Yun, oh, upuan. Oh, yeah. Yun talaga, dyan sila kinakasal. Malalamok si Mosmos, mataba. Napasyal. Nakapasyal yung batang mataba, nakalabas din ang bahay. Ang sarap dito ah. Pero maiinit pa rin kasi siya. Kasi tanghaling tapat naman talaga kasi tayo nagpuntay. Kaya talaga mainit pa. Napasyal yung bata oh. What's up mga kamamaw? What's up?
Ang pangat na belly button, then walang mawag na. Sa akin yung ano, yung dalawang aso ni Mr. Gran. Nakapasok sa loob. Tuli natin. Mahilig sila sa Burmese Mountain Dog. Yung talagang gusto na ng aso palagi. Ay, yung dalawang aso lang sa akin. Hello, Mr. Grant. Yeah. Are you still doing the dogs too? Yeah, yep. I did 2 breeding already. Oh, okay. Yeah, all sold out. Oh, wow. 7 and 8 puppies. Oh, wow. Yeah. Nice. Ayan si ano yun, si Mr. Grant. Kinamusta ko lang. Napakabait nung ano namin yun, owner namin dito. Actually dito sila nakatera. Napakita ko na ng last vlog yung bahay nila na nandun. Ganda nun, isang buong bahay. Tapos yung pinakaharapan, glass. Kaya kitang-kita mo lahat ng laman ng loob ng bahay. Napakaganda, parang dollhouse ang style. So medyo ano na kami, nagpa-pack up na kami pa uwi dahil baka si Jacob eh makakagat pa ng lamok dito. Saka mainit. Until now yung ibon nandun pa rin. Nakanganga siya, siguro nahirapan siyang huminga or napagod siya, something ganun. Akala din ng mga Pilipina nandun kanina, manok yun, sabi grati ibon siya. Itinig nila ibon nga. Pagod ba? Nag-enjoy ka ba? Mm-hmm. Nag-enjoy yung mataba. Ay. Ngayon lang siya napasyal ng gantong katagal eh. Normally. Oo. Normally pag pinapasyal namin, natutulog, sasamol lang kami. Ngayon lang siya lumabas ng ganto na ano, natapat pa medyo ano, medyo mainit, pero at least kahit pa paano may spot na ano, na kulimlim. So ayan, tahimik ang berry barn ngayon, maagap eh, mga bandang alas 5, kakatawin na uli yan. I'm blessed, oh, pilitin mo yung mga pick eh. Ayun, pilitin mo lang, may mga berries dyan magpick sa July 12 pa eh. Yan, kaya may mga hinog na dyan, tingnan mo, tikman mo. O oh, sige, kuha ka, hindi ka masisitayin dyan. Pili ka ng pinakamalambot pag sa tingin mo. Tsaka matikman. Tikman mo. Hinog na. Hindi pa. Hindi pa. Di ba natikman mo kasi dun sa ano? Wala, hindi pa. Maasim pa. Pa. Eh, medyo hindi pa siguro hinog yung nakuha niya. Nakasimangot eh. Ikaw, ano ang gusto mo? Uwi na tayo, uwi na. Uwi na daw kami, mga kamamaw. Sama mo yun. Na mga kamamaw, pauwi na, mainit kasi. Dapat ganitong oras kami pupunta, kaso nga lang eh, hinihintay kami mamayang gabi sa bahay. Kaya pinagraan na namin. Yeah. Pinakausap din tayo dito ang Pinoy kanina. Nag-ano? Parang balak mag-ano, mag-apply yata. Kasi itong si Berry Bar, honestly, ibibigay kasi ng papel yan. Ibibigay, kagandaan naman kasi kung nandito ka na sa Canada, mas pabor sa'yo, baka mas mabidya ka check sa pamigyan ng papel ng lawyer. Kasi marami na tayong kakilala dyan, katulad dyan sila Arnold from Alberta, Edmonton sila, din ride niya papunta dito sa Saskatoon. Nabigyan siyang papel ng Berry Bar, tapos si Arnold, nakuha pa niya yung kapatid niya after niya magtrabaho dyan. Hiyala ng inaya ko sa'yo sa mga kapatid ko. Hindi ko nakuha kahit yung isa din. Kung nagtuloy-tuloy lang siguro, baka nakuha natin yung kapatid ko dito sa'yo. Kasi HRM graduate yung hotel ko. So ayan, nang inaano natin. Kaya tsagaan natin, sana swerte naman yung isa, yung bunso. Nag-aano siya, nag-aaral naman siya ng ano, mekaniko dito sa Pinas. Baka swerte yung mga
Magsikap lang yun. Shout out kay Daniel Kapili. Ayun. Sa akin ang Elito Kapili. Kay Maria Elena Kapili. Ang mga kapatid ko. Pati ko to sila. Ang kapatid ko na mas nakababata sa akin. Sana may madala ako kahit isa dito sa mga kapatid ko. Malaking bagay yun kasi para sa future nila din kasi. Malaking bagay yung dito ka makapagtrabaho. Lalo pag binataan ako, marami kong maiipon. Pasandiskarte lang kasi dito mga kamamo. Kasi ka naman lugar magpunta. Kung matipid ka, kung madiskarte ka pa nung makawakan ng pera mo, makakaipon ka. Lalo pa kung binata ka. Mas ano yun, mas nasa iyo yung pagkakataon. Dito na tayo naman sa kabila. Kasi sa ano tayo, diba? Na pamilya. Yan, dito tayo naman sa kabila. Kanina dito tayo dumaan. Dito tayo sa ano. Sa right side. Ay, sila, Mr. Grant. Eh. Angkas-angkas yung dalawang aso na kasakay. Yung dalawang aso, angkas-angkas. Itong way naman, papunta naman ang Pike Lake. Yan, yung nakarang pinunta natin ng ano. Yan. Diretsuhin mo lang ngayon, Pike Lake na siya. Ano lang kaano ang ano dito? Oras, yung mga yun. Ano, tapos na hapon na. Tapos na naman yung day off natin. Bukas, ano tayo, paano tayo, kahit pa paano eh, may extra tayong panggastos dahil bayaran ng bahay. Kaya syempre, padala natin sa mga anak natin sa Pilipinas. Kaya yung honest, yung sinusweldo ko tuwing katapusan, kung hindi ko lalagyan niya ng overtime, bitin siya. Kaya kailangan may konting overtime, like 10 to 15 hours para kahit pa paano may extra pang grocery. Kaya siyempre pag katapusan, registro din ang sasakyan. Yan. So, kailangan ng extra kasi kung hindi ka mag-extra ng 10 hours man lang, wala kang ano, mabibitin yung ano, yung sweldo natin sa katapusan. Kaya bukas, papasok pa rin ako dahil cut-off bukas. Kung kaya ko nga lang mag-haters, mag-haters ako eh. Kaso nga lang, marami din tayong ginagawa sa bahay. Tapos nag-o-hotel rin tayo halos everyday na ulit, nakapalit na tayo. Pino kasi discarte natin, every 2 hours uti. Kahapon ngayon, inabol ko kasi 4 days lang ang pinasok ko ngayong linggo. Kasi nasiklip pa ako until Sunday. So, abulin ko yung, ano, nag-abol ako ng oras kaya kahapon, nag 4 hours ako. And then, kaya din pala ako nag 4 hours kahapon dahil pina-alignment ko tong ano, yung sasakyan natin dahil medyo nakatabingi yung manabela. Sabi ko pag nasa highway bike para akong yung diretso niya nakatabingi yung manabela. Ngayon inayos na. So parang pagkano ba binayad din natin $180 din yung bayad sa alignment. Good thing naman na inilapit ko siya doon sa CCA para sila na yung mag-book ng appointment for alignment. Kasi kung ako yung maghahanap, baka mas mahal tsaka mas mahirapan pa ako kung saan ako magpapa-align ng sasakyan. So sila, dinala ko lang sa sasakyan doon. Dinala nila doon, sandali lang, right away. Kagandaan nun, habang ginagawa nila, pumasok na ako sa co-op. Kasi yung CCA is parang kabilang block lang ng ano, ng co-op. Pero so, nilakad ko na lang. Ayun, nilakad ko na lang siya. Tapos, mga around after 2 to 3 hours, tinawagan ako na, tapos na. Nag-break time ako, tsaka ako kinuha yung sasakyan. So at least, kahit pa paano, instead na naging tayo kahapon sa ano, sa pag-aayos sa sasakyan ko, pumasok na ako. Hindi kahit pa paano yung in extra nating trabaho kahapon, inipinambay natin sa alignment. Sayang din naman kung hihintayin ko tapos wala rin naman. sorry. Wala rin naman ano, di ba? Wala rin naman mangyayari kung nakabang lang tayo dun. So yun mga kamamaw, magta-drive muna tayo. Mga kamamaw, dito na kami sa bahay. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.